5 batang magkakapatid ang natrap sa nasusunog na bahay sa Iloilo habang nakikipaglamay ang kanilang mga magulang. 3 sa mga bata ang namatay. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Napaiyak ang mga kapitbahay ng pamilya de Ser habang mabilis na nilalamon ng apoy ang kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Naiwan sa loob ng bahay ang 5 magkakapatid na pinaniniwalaang natutulog nang sumiklab ang apoy. Tinangka silang iligtas ng barangay pero masyado nang malaki ang apoy. Patay at sunog ang mga katawan ng 5 taong gulang na batang babae at 4 taong gulang batang lalaki may polio. Nailabas sa nasusunog na bahay ang kanilang 1 taong gulang na kapatid na babae, pero dead on arrival siya sa ospital dahil sa tindi ng mga tinamong paso. Ginagamot naman sa ospital ang 2 kapatid ng mga biktima na edad 12 at 8. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng nagsimula ang apoy sa siga na naiwan daw ng nanay sa ilalim ng hagdan ng bahay. Sumiklab ang sunog habang nasa lamay ang mga magulang ng mga bata. Marapit gina kana ko na hindi pirmi ko ra gina ano gina tudluan ko pa magambal na amura pirmi para nga ano kana ko ginabantayan ko man ko isa wise na nay na ginabuol ko ra di kag naron tis balay. Dahil nasa bulubunduking bahagi ang bahay, pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil malayo rin ang pagkukuna ng tubig. Payo ng BFP, iwasang mag-imbak ng panggatong sa bahay. Kung pwede pa lang, likawan na nato na mag-stack sang volume ng mga panggatong naton sa silod sang balay. Kung pwede pa lang, ibutang naton layo sa aton balay. Mas nami kung nang balon mo ito yung tupad balay mo, mari o ano, pwede lang talang tawa na ibalay ko na. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang traffic enforcer sa Dasmariñas, Cavite matapos sagasaan ng sinita niyang bus. Sa CCTV, makikitang pumihit pa kanan ng bus at nang huminto, nakitang nakabulagta ang enforcer. Sa imbestigasyon ng pulisya, pinapahinto ng enforcer ang driver ng bus dahil sa no loading traffic violation. Pero imbes na tumigil, binilisan umano ng driver ang pagpapatakbo kaya nahagip ang enforcer. Sinubukan pang tumakas ng driver pero nahuli rin matapos makipaghabulan. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Pag-aaralan ng kampo ni Senadora Nancy Binay ang paghahain ng ethics complaint laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Thank you, Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos. Kaugnay yan ang sagutan nila ni Cayetano tungkol sa aligasyong umabot na sa 23 billion pesos ang gastos sa pinatatayong new Senate building. Bahagi ng pagtatalo kahapon, ang pagpapa-apologize ni Cayetano kay DPWH Undersecretary Emil Sadain dahil sa pagsabi nitong diaabot sa 23 billion pesos ang konstruksyon. Gaya ng sinasabi ni na Cayetano at Senate President Chiz Escudero. Pero iginiit ni Binay na hindi dapat humingi ng tawad ang Undersecretary dahil wala raw talagang nakasaad na 23 billion pesos sa mga dokumento ng DPWH. Sa panayam sa programang Balitang Hali, sinabi ni Binay na pwede naman sanang ipaliwanag lahat pero tumanggi umanong makipag-usap si Cayetano sa kanila ni Senador Ping Lacson na dati ring chairman ng Committee on Accounts. Pag-aaralan daw ng kanyang legal team ang buong transcript ng Senate hearing para matukoy kung paano aksyonan ang kaugnay sa inasal ni Cayetano. Ayos lang naman daw kay Binay kung hindi humingi ng tawad si Cayetano sa anayay pambabastos nito. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Cayetano pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Senate Committee on Ethics Chairperson Francis Tolentino, aasikasuhin niya ang ethics complaint ni Binay kung ire-refer ito sa kanyang komite. Hindi raw sinadya ng isang ahensya ng gobyerno ang baliktad na pagkakalagay ng watawat sa kanilang flagpole. Sa nag-viral na litrato, pula ang nasa ibabaw habang asul ang nasa ibaba. Ayon sa Bureau of Local Government Finance Region 10, ang liaison officer nila na isa raw PWD ang nagtaas ng watawat. Hindi raw nito napansin ang baliktad na pagkakalagay. Honest mistake daw ito at hindi sinadya.
Sumali na rin ang Hollywood actor at environmentalist na si Leonardo DiCaprio sa panawagang protektahan ang Masungi Geo Reserve sa Rizal. Sa isang Instagram post, sabi ni DiCaprio, may banta sa pangangalaga sa Masungi Geo Reserve dahil nanganganib na ikansela ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduang protektahan ang lugar mula sa land grabbing. Aniya, dahil dito, mababaliwala ang matagumpay na conservation effort at posibleng bumalik ang pagminina, pagputol ng mga puno at illegal development sa lugar. Hinikayat niya ang publiko na manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para mamagitan sa issue. Sagot ng DNR, walang exempted sa batas. Git nila, labag sa batas ang operasyon ng resort venues na naniningil sa publiko para sa ilang aktibidad doon. Iniimbestigahan na raw na ang mga kasunduan para sa mga pabahay ng gobyerno sa lugar. Mahigit 1,000,000 pisong pabuya alok ng Pampanga LGU para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng beauty contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli. May alok ding pabuyang 150,000 pesos ang Santo Tomas LGU. Sabi ng PNP-CIDG, walang nakikitang indikasyon na patay na ang magkasintahan. Pito na ang persons of interest sa pagkawala nila. Mag-asawang banyaga sa Dipolog City Airport, hindi pinabiyahe pa Maynila matapos magbirong atomic bomb ang item sa kanilang check-in baggage. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727, may parusang pagkakakulong at multa ang pagpapakalat ng bomb joke. Pagpo-post ng litrato ng mga bata online, kabilang ang mga kuha sa ilang kiddie pageant at modeling photoshoot, ikinabahala ng Council of the Welfare of Children. Anila, may ilang litrato umanong ina-upload sa chat groups at posibleng maabuso. Di bababa sa 10 ang patay sa pananalasa ng Hurricane Beryl sa Caribbean. Pabalikan po natin yan. Samantala, ilang grupo ng mga doktor ang nananawagan sa FDA na aprubahan na ang ipinarehistrong dengue vaccine na Qdenga mula Japan. Milyon-milyong tao na raw sa iba't ibang bansa ang naturukan nito. Ang tugon ng DOH sa report ni Von Aquino. Dalawang taong gulang pa lang nang tamaan ng dengue ang bunso ni Karen Molines noong nakaraang taon. Meron siyang lagnat, masakit daw yung tiyan niya. Tapos, sobrang tamlay niya po. Panay-dede lang po siya sa akin. Matapos ma-confine sa ospital, bumaling ang bata. Sa ngayon, walang gamot kontra dengue. Management lang ng sintomas pero may bakuna. Aprobado at ginagamit na ang Qdenga ng Japan-based Takeda Pharmaceuticals sa Indonesia, Thailand, Malaysia at Vietnam. Panawagan ng ilang grupo ng mga doktor sa Food and Drug Administration o FDA, aprubahan na rin ito. Bilang isang vaccine vaccinator, sigurado raw si Dr. Lulu Bravo sa kaligtasan ng Qdenga na pwede raw ibigay sa mga di pa nagkakadengue, di tulad ng first generation dengue vaccine. Ngayon, mas maingat na sina Karen. Nilalagyan ng mosquito repellent ang mga anak at nililinis ang kanal na hinihinalang pinamumugaran ng lamok na may dalang dengue. Dalawa yan sa mga 4S ng DOH para malabanan ng dengue. Pero ayon kay Dr. Bravo, bukod sa mga hakbang na ito, maigi kung may bakuna para mapigilang tumaas ang kaso ng nakamamatay na dengue. The biggest outbreak was in 2019. Then 2022, it increased. 2023, 150% increase. And it is increasing. Kaisa rin ng Philippine Medical Association sa panawagang aprubahan ng bagong dengue vaccine. We in the PMA would likewise advocate the advancement of proper immunization and try to overcome the dengvaxia stigma of years past. Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na nag-apply sa FDA ang Takeda Pharmaceutical Company. Ang FDA medyo aaralin pa yung mga sinasubmit nilang mga requirements at pag na-approve yan,
dadating anytime this year lalabas. Isang programa rin ang tinitignan ng DOH. Yung isa, yung Wolbachia program. May bacteria na nilalagay sa female mosquito para hindi ito mangingitlog, hindi ito magkakaroon ng, hindi magkakadengue. Tapos hindi na infect ng dengue. Sabi pa ng DOH, hindi bakuna ang solusyon kundi ang vector control. Pag sinabi si Public Health na vector control, yung lamok yung vector na nagdadala ng sakit na dengue. So kukontrolin mo yung lamok. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 10 ang patay sa pananalasa ng Hurricane Beryl sa Caribbean. Sumisipol ang malakas na hanging dala ng bagyo na humagupit sa Jamaica. Nagdulot ang bagyo ng malawakang pinsala, pagbaha at brownout. Mula Category 5, humina na sa Category 4 hurricane ang bagyo roon na may lakas na 209 kilometers per hour, katumbas ng super typhoon sa Pilipinas. Sa Venezuela, halos bubong na lang ang kita sa ilang bahay dahil sa tindi ng baha, bunsod ng pag-apaw ng ilog. Sa Cayman Islands naman, lumikas ang mahigit 600 Pinoy. May ilang naglagay ng sandbag sa labas ng bahay at nagtaas ng mga gamit. Posible kasi umabot sa 20 feet ang taas ng alon doon. Pinagbabayad ng AFP ang China ng 60 million pesos na danyos para sa pagkuyog ng China Coast Guard o CCG sa Philippine Navy sa Yungin Shoal noong June 17. Pinasasauli rin ang 7 baril ng AFP na kinuha ng CCG. Posible ring ipasagot sa China ang operasyon sa kamay ng sundalong Pilipinong naputulan ng daliri. Giit ni AFP Chief General Romeo Browner, illegal ang ginawa ng China at dapat panagutin. Tugon ng China Foreign Ministry, pinoprotektahan lang nila ang kanila umanong soberenya. Balik Pilipinas naman ang tinaguriang monster ship ng CCG na dumaan pa sa Yungin Shoal ayon kay dating U.S. Defense Attaché Ray Powell. Nagtungo rin ito sa Escoda Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa. Wala pang official report kaugnay nito ang PCG, Navy at PFA. Bea Wurzbach na stuck sa elevator ng kanyang hotel sa Paris, France. 10 to 15 minutes silang nandun ang kanyang sister at photographer. Na-rescue din sila kalaunan. Si Yan Lim, tinawag ang girlfriend na si Iris Lee na talented, overly passionate at hardworking. After ng premiere night ng pelikula nila, looking forward daw si Sia na makasama pa ang nobya niyang filmmaker sa ibang movies. Kylie Padilla nag-shoot na para sa Encantadia Chronicles Sangre. Welcome back ni Direk Mark Reyes si Hara Amihan. Kasama din sa taping ang bagong generation ng Sangres. Barbie Forteza at David Ligawco, mainit na sinuportahan ng fans sa premiere night ng pelikula nilang That Kind of Love. Yung atake namin dito sa pelikulang ito is very... siya kasi, I'd like to think, mas ano siya, very Korean drama vibe. I just hope na, like, the people who supported us in Maria Clara, they will support us also here in this movie. I'm sure na they will get kilig. Pobre Carabel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaroon ng surprise guest sa isang volleyball game sa Lipa City, Batangas. Ang kaibang player na yan, pusuan sa report ni Oscar Oida. Sa volleyball game sa Lipa City, Batangas, may di inaasahang dayo na player. Ang pinagkaguluhan sa court, isang baka. Ako po yung magsaserve, tapos bigla po siyang tumakbo po around the court. Then nagkagulo na po yung mga tao. Kwento ni Ana, kasi simula pa lang ng laro, nang pumasok sa court ang baka. Napa-timeout muna ang ilang player na nagsipulasan. May humabol din sa baka na lumabas din ng gym kalaunan. Hindi tukoy kung sino ang may-ari ng baka at paano ito napadpad doon. Ang kaukaibang special appearance, naging good vibes sa laro.
Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.